Hi guys! Today, ang pag-uusapan natin is yung aking mga favorites ng Maybelline. So, marami akong brands na naka-line up. Iniisip kong i-share sa inyo kung ano yung mga best of the best or yung talagang nagustuhan ko per brand. Since marami na ako na-try na products from Maybelline and gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga worth it talagang bilhin and effective para sa akin, para sa oily skin, and at dahil laging nagsasale ang Maybelline, isa sa mga mostly requested din talaga sa akin is si review nito. Maliban sa madali siyang hanapin, kahit sa Lazada pwede niyong orderin yung Maybelline. Actually, mas maganda pa umorder sa Lazada kasi doon, parang mas mabilis yung pag-replenish nila ng stocks, hindi kagaya sa mall, pupunta ka pa, tapos wala palang stock. Wala kayong mahanap sa mall, pwede kayong dumiretso sa Lazada. Ito lahat ng Maybelline products na bet ko talaga and subok na subok ko na talagang proud ako na masabi ito yung mga favorites ko from Maybelline. Sayang wala silang primer at I think yun lang ang kulang sa Maybelline. Ay hindi, meron silang primer. I forgot. Sorry. Meron pala silang primer yung baby skin pero hindi ko siya ganun ka-favorite kasi okay siyang pang takip ng aking pores pero hindi siya ganun ka-okay para mattify yung aking skin. Since I have oily skin, kailangan ko ng mattifying primer para hindi talaga mag-oil up yung aking face. Okay, magsimula tayo sa foundation. So, ito yung aking favorite. Alam nyo na, this is my all-time favorite na foundation from Maybelline, yung Dream Satin Skin. Ang shade ko dito is B2. Magsimula tayo sa packaging niya. Although, hindi siya ganun ka-travel friendly kasi babasagin and preferably, mas gusto ko yung tube packaging kapag ka bumabiyahe ako, ganyan. Mas gusto kong ganun yung dala ko kasi kapag babasagin, nakakatakot. Pero nakaka-worry, lalo na kapag sa eroplano, inisip ko lagi yung foundation ko, baka nabasag na, kumalat na dun sa lalagyan ko. Pero gusto ko yung may pump siya kasi nakokontrol mo yung dami. Normally, dalawang pump lang ako dito per gamitan. Alam ko guys, marami akong na-feature, marami akong na-try. Ginawa ng first impression review na foundations from Maybelline. Pero eto talaga yung bukod tanging nag-stay sa aking vanity. First and foremost, hindi siya ganun ka-okay para sa oily skin. Blotting galore ka talaga. Pero, ito lang yung foundation na natitiis ko na okay lang kahit mag-blot akong mag-blot. Kasi, maganda siya sa aking skin. Okay na okay yung blendability nito kahit wala kang blending skills. Maganda yung pagkaka-even out niya sa aking skin. Maganda yung finish niya. Hindi makapal tingnan. Very lightweight. Yun nga lang talaga sa oil control, bagsak siya. Kung tutuusin, mas gusto ko pa nga yung medyo nag-oil up na siya kasi mukhang dewy-dewy, maganda, mukhang glowy yung skin ko. Nagmumukhang healthy. Buildable naman yung coverage niya, pwede mong i-layer up. Depende sa pangangailangan mo. Based sa mga comments nyo guys, may mga nagsasabi na nag-oxidize sa kanila itong foundation na to. So, kung acidic ka, kumuha kayo ng 2 shades lighter. Depende kung gano'ng ka-acidic eh. Sa concealer naman, lately, ito yung lagi kong ginagamit na concealer. Okay, yung Maybelline na Fit Me Concealer Sand. Ayan. Sobrang dali nitong i-blend. Tapos, hindi siya nagki-cake. Hindi siya nagki-crease sa akin. Meron ako mga lines dito sa under eye. Hindi siya nagsasettle doon. Manipis siya yung itsura niya. Hindi makapal. Hindi siya yung after ilang oras. Usually, ganun sa akin eh. Kapag ganun concealer ako, pagdating ng hapon, parang nakalutang na yung concealer ko. Parang may pinaglalaban siya. Ganun. Dito sa concealer ng Maybelline, wala akong na-experience na ganun. Actually, mas gusto ko pa nga yung ganung klaseng concealer na intact time, habang nahuhulas, habang nawawala yung foundation mo, unti-unti rin siyang nawawala. Ayoko nung sobrang tibay niya, nawala na yung foundation ko, pero yung concealer andun pa rin. Ang saguan tingnan kapag ganun ang nangyayari. So, ayan, ang shade ko dito is sand. Hindi nga lang ganun kaganda yung coverage niya. Meron kayong mahanap pa na mas maganda yung coverage, pero para sa akin, since gusto ko lang naman medyo i-brighten yung area dito, pagdating sa pag-conceal, hindi siya ganun ka-perfect. Again, pwede mo naman siya i-layer. Pero, para sa akin, less is more. Next one is powder. Sa lahat ng powder, ito yung pinaka-favorite ko. Lagi kong dinadala and maganda naman kasi talaga siya, lalo na sa oily skin. Maganda yung oil control nito. This is the White Super Fresh Long-Lasting UV Cake Powder. Ang shade ko dito is natural. Ganito yung itsura niya. Di ko to ginagamit na sponge. Laging brush. Especially if I'm using this na pang set ng foundation. Kahit nagamitin ko rin siyang pang touch-up,
okay din. Pakilay naman guys, yung Fashion Brow, ayan yung gamit ko sa kilay ko ngayon. Sa lahat yata ng Maybelline products na pangkilay nila, ito yung pinakagustuhan ko. Hindi ko gusto yung Fashion Brow na pencil kasi parang, ewan ko, or siguro dahil nga yung aking kilay is stranding, parang nag-iiba yung kulay. So parang meron siyang reaction na hindi maganda. Pero ito, yung Fashion Brow, okay na okay para sa akin. Kung i-compare ko yung Pink Sugar at saka ito, itong Fashion Brow, hindi siya ganun ka-waxy itong part na yung wax nila. Even if you're oily, hindi mag-oil up yung kilay mo ng husto. Pero, para sa akin, mas gusto ko kasi yung color ng Pink Sugar na Honey, I'm Good in Perfect Taupe. But, kung gusto nyo ng mukha, mas mukhang natural na kilay dito ka sa Fashion Brow. Masanay lang ako dun sa Pink Sugar kasi yun yung laging ginagamit. Kasi yung wax part niya, malambot, mas madali para sa akin. Ito, medyo mahira. Pero, ang kagandahan naman sa kanya is, hindi ganun ka-oily sa aking kilay. Dark brown pala yung color ko dito. Hindi ko pa yan ginamitan guys ng powder ha. Wax lang talaga yung ginamit ko. Meron ko na rin dito pang nose contour. Nagme-makeup ako. Laging may contour na nagaganap. Hindi pwedeng wala. Lalo na sa nose. Kailangan ko yan. Actually, pwede mo rin itong gamitin na pang contour ng iyong cheeks. Ayan o, maganda yung color niya. Ayan, hindi muddy. Akmang-akma siya sa skin tone natin. Fashion Brow 24-Hour Color Matcher in Dark Brown. Ito naman yung isa, yung may fiber. Sabihin ko sa inyo yung difference nilang dalawa and bakit ito yung pinili ko. Okay, ito yung brush ng Color Matcher. Itong Fiber Volumizer kasi, although yes, may fiber siya and talagang malaking tulong para sa mga maninipis ang kilay. Kapag nasobrahan ka ng lagay, parang ganyan na yung magiging kilay mo hanggang tanggalin mo yung makeup. Parang nangongolekta siya ng alikabok, ganung levels. Masa hindi magandang tingnan, kailangan mo dito manipis lang talaga yung pag-a-apply mo. Ito, kahit na patung-patungin ko siya, hindi naapektuhan yung itsura na nung kilay. So, yun yung gamit ko ngayon. Hindi nga lang niya nadadagdagan yung volume ng aking kilay. Pero, mas safe naman para sa akin. Kasi, pag nasobrahan ng pangit, no turning back unless gagawin mo talaga ulit yung kilay. Wala akong favorite na eyeshadow from Maybelline, unfortunately. Kasi, hindi ganun ka-pigmented yung kanilang mga eyeshadows. Kung gusto nyo makita, okay? Hindi to kasali, guys, ha, yung The Rock Nudes. Pero, gusto kong mapakita sa inyo yung quality. Sana mag-improve sila dito. Kasi, hindi ko masyadong bet. Okay, so, ayan. Hindi siya ganun ka pigmented. Ayan o, oh, parang nakakabitin. Although blendability is okay and ire-recommend ko din to para sa mga nagsisimula sa pag-makeup, sa pag-eyeshadow kasi subtle lang yung kulay. Hindi ganun ka-overwhelming. Yan, ang ganda ng blue, diba? Pero pagka inilagay ko siya sa skin, kulang yung kulay, diba? Parang hindi eh. Parang ang ganda niya dito sa palette. Pero pag nilagay ko siya sa skin, parang hindi. Hindi ganun colorful. And napansin ko sa mga eyeshadow ng Maybelline, powdery. Okay sana kung powdery, pero yung color payoff maganda eh. Pero ito, powdery lang siya. Very subtle yung colors. Sa eyeliner naman, guys, ay, ever since, alam niyo na to, ilang beses na to nasabi sa favorites ko, yung Hyper Sharp Power Black. Kahit na gaano pa kapawisin yung eyelids nyo, talagang magtatagal siya. One of the best eyeliners that I've tried and mura lang. Yun eh, mura. Yun nga lang yung applicator niya is brush tip. So, mas preferred ko kasi yung felt tip para sa akin. Maraming folds yung eyelids ko and mahirap para sa akin yung brush tip. Yun lang naman yung ayaw ko sa kanya, the rest, longevity, performance, okay siya, and price point. Mascara, wala akong hindi nagustuhan na mascara from Maybelline and thumbs up ako, halos lahat ng mascara nila is okay. Hindi mabibigat yung formula and walang lagkit na magka-clump-clump yung aking eyelashes. Halos lahat ng Maybelline mascara marirecommend ko, pero ito yung dalawang the best so far. Falsies Push-Up Drama. Kung manipis yung lashes nyo, mas magugustuhan nyo to kasi hindi nakaka-overwhelm yung brush nito. Ayan o, maninipis lang and maliliit. So, abot yung mga lashes, especially sa lower lashes kasi yan, dyan ako nagsastruggle. Ito kasing lash sensational, medyo pa-curve, lalo na sa mga inner corners and outer corners. Madali siyang abutin kasi naka-curve siya. At pareho waterproof, ayan. Hindi ko sila ma-compare dalawa kung anong difference. Almost the same. Ang pagkakaiba lang talaga is yung brush. Pero if you want na curled talaga, itong Push-Up Drama.
Siguro malaking factor talaga yung itsura ng brush, tsaka depende sa lashes din. Yung Maybelline V-Face Duo Stick, hindi ko kasi masyadong nagagamit yung contour nito. Mostly, ginagamit ko is yung highlight. Kasi alam niyo naman ako, lagi akong nag-highlight ng nose. Ito okay itong pang-highlight ng nose kasi hindi siya lumalagpas. Isang ganito mo lang dyan, tapos blend-blend mo lang ng konti. Ayan, instant nose lift. Hindi ako ganun kagaling mag-blend ng contour na cream. Mas gamay ko kasi yung powder. Pero, isa-suggest ko sa inyo, kung buong araw na aurahan, gumamit muna kayo ng contour stick and then saka kayo gumamit ng powder para talagang pack buong araw talaga, hindi matatanggal. Kahit na oily kayo, pawisin, ayan. Sa blush naman, and contour na rin, ito makakatipid ka dito, yung V-Face blush contour nila. Kasi may blush ka na, meron ka pang pang contour, na actually pwede mo rin gamitin na pang eyeshadow. Yun nga lang, medyo mahirap siya kasi maliit, diba? So, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng ganitong klaseng brush, yung Mani Piece, ayan. Para hindi masama yung pang blush, yung brown lang talaga. Kuha ko ng brown. And then, maglalagay ako dito. Ayan, kita niya yan. And then, saka ko siya ngayon i-blend out. Ayan. Okay. Kung wala kayong ganong klaseng brush, pwede yung daliri nyo, ilagay nyo ganyan. Tapos, ganyan nyo. And then, saka nyo ngayon siya i-blend. Ayan yung dalawang favorite kong color. Ito yung brown, ito yung wine. Ay, oo nga pala, FYI. Yung blush niya, yung nasa gitna, matte. Yung nandito sa gilid, medyo meron siyang sheen. So, meron konting sheen. Pwede mo i-mix yung dalawa. Pwede mo rin i-mix silang lahat. Maganda rin yung color. Okay, lastly is yung lipsticks. Yung suot ko ngayon sa lips, this is the powder matte touch of nude. Kung mahilig kayo sa matte, ito yung must-have nyo talaga from Maybelline. Yung creamy matte kasi, medyo meron siyang hintab sa kanya. So, ito yung creamy matte. Kung mapapansin nyo, pag tumama yung ilaw, parang may shine-shine pa siya ng konti. Yung powder matte na talagang wala kayong makikitang shine or gloss sa kanya. Kung ganun yung mga preferred nyo, yung talagang totally matte on your lips, na mukhang matte liquid lipstick, ayan yung the powder mattes yung maire-recommend ko. Ito nga pala yung touch of spice, ito yung touch of nude. Ito yung mga go-to ko na Maybelline lipsticks. Yung the powder mattes, touch of nude. Tapos sa creamy mattes, touch of spice and clay crush. Ayan. Yung mga okay na okay pang everyday. Yun lang guys! Maraming salamat. Kung meron kayong gustong idagdag na favorite nyo from Maybelline, meron kayong gustong i-share, comment kayo sa baba, or kung meron kayong request. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Check out the description box kasi madalas meron akong dinadagdag dyan. Yung listahan ng mga products na nabanggit ko. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo tong video. Bastos ka ha! Don't forget to thumbs up kung gusto niyo pa ng mga ganito. Pwede rin pala kayong mag-request ko anong brands sa baba. Kasi iniisip ko susunod kong gagawin is yung Everbilena or EB. So yun lang. Maraming salamat. Ilang beses na ako nagmaraming salamat. Okay, bye!